good evening sa lahat. Nandito na naman po ang inyong DJ MKM ngayong gabi. Pero syempre, bago po natin simulan ang pagbasa ng liham ng ating kabayan, gusto ko muna i-congratulate ang mga nanalo sa mga comments sa ating YouTube channel. Jane Avino, Rica May Arquesa, Pilki Isi, at Lia Magbanwa. So mga kapalangga, manood lang po tayo na manood sa ating mga upcoming videos at mag-comment sa baba ng naaayon sa video para baka kayo na ang next nating mapili na mabigyan ng 50 pesos each load or chikas. Pero syempre, bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe! DJ MJA. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Nempa. Isa po akong IFW ng bansang Saudi Arabia, nakipagsapalaran para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Isa po akong single mom at may isang anak na babae. DJ, wala po akong swerte sa una ko naging live-in partner. DJ, hindi po kami magkakasundo sa iba't ibang bagay at lalong hindi po buto sa akin ang kanyang mga magulang. DJ, dahil hindi naman daw po mataas ang aking standard at dayo lang din po ako sa kanilang lugar. DJ, isang bisis, umuwi po ang aking live-in partner na si Arman sa bahay. Ito ay amoy alak at amoy perfume ng babae, DJ. At yun po ang mas matindi naming pagtatalo. Hindi na po ako nakatiis dahil sa napagbuhatan po niya ako ng kamay. Doon ko po na-realize na hindi ko po dapat pagdidiinan na aking sarili sa mga taong hindi karapat-dapat ng aking pagmamahal. DJ MKM, hindi po isang bisis o dalawang bisis lang po nahuli ko ang aking live-in partner na si Arma ng babae. Pero lagi ko po siyang pinagpasensyahan dahil sa mahal ko nga po si Arma. DJ, every time na mag-away po kami ng aking live-in partner, lagi na lang po nakikisawsaw ang aking mother-in-law. Instead po na pagsabihan ng kanyang anak sa mga maling nagawa, ito ay tinatakpan at kinukonsente pa. Minsan, dagdag pa dito ang mga masasakit na salita na dagdag pa lamunin lang daw ako sa kanila dahil sa buntis na po ako, DJ, at hindi makapagtrabaho. September 20, 2018, buwan po ng aking kapanganakan habang ginabi na naman ang ama ng aking dinadala, nag-impake na po ako at nilisan ang lugar ng aking live-in partner. Sumakay po ako ng bus patungo sa aking lugar, Summer. Doon ko po sinilang ang aking sangkol. Sobrang sakit po ng aking loob dahil sa lahat ay pasan-pasan po ang obligasyon na dapat ay kami ni Arman ang gumagawa at pati gastusin sa ospital. Habang nakatitig ako, sa aking sanggol na si Myra ay tumutulo ang aking luha dahil sa lalaki siya na walang ama at paglaki niya o pag-aral niya ay baka bulihin lamang siya ng kanyang mga kaklase sa eskwelahan. DJ, hindi ko po mapigilan aking sarili sa pag-iyak. Lahat na po yata ng luha ay binuhos ko na. Tumira po kami ng aking anak sa aking mga magulang after 2 months ng aking sanggol na si Myra. Nag-decide po ako mag ibang bansa para matustusan ang aking anak at makatulong sa aking mga magulang. Lumuwas po ako ng Manila para mag-process ng mga papel para sa aking pag-alis. DJ, ilang beses po ako pumunta ng Antipolo para silipin ang ama ng aking anak. Dahil sa totoo lang po, DJ, hindi pa po ako nakamove on. Pero nang pumunta po ako ng gabi para makita ang aking pagsilip, ay ang una kong nakita isang babae mahaba ang buhok. At naglalambingan sila ni Arman. DJ, sa mga oras na yon, parang gustong-gusto ko po silang lapitan at sigawan sa sakit na aking naramdaman. Pero umalis na lang po ako at bumalik sa aking natuluyang kaibigan sa Malati. At nang dumating po ako, DJ, ay hinang-hina po ang aking mga katawan sa sobrang stress at galit. DJ, agad po ako tinanong ng aking kaibigang si Alma kung ano ang nangyari. Ayun nga po, DJ, na ikwento ko ang mga pangyayari. DJ, habang kinikwento ko po sa aking kaibigang si Alma ang buong nangyari, hindi po mapigilan ang aking pag-iyak. Kaya ang sabi na lang ng aking kaibigan, sige best, ilabas mo lang yan. Iyak mo lang hanggang sa maubos ang luha mo at mawala yung mga naramdaman mo. DJ, maya-maya lang ay niyaya ako ni Alma na uminom na lamang kami
para mabawasan ang sakit na aking naramdaman at aking pinapasan. Di po ako sanay uminom. Pero dahil sa mukhang desperado at broken-hearted na po talaga ako, DJ, sumama po ako sa aking kaibigan. Pumunta po kami sa sinasabing Paris at doon ko po sinimulan ang pag-inom. Habang sumasayaw si Alma at ako ay nakaupo lamang dahil sa nahihiya pa po ako. Hindi po ako sanay na sumayaw, lalong hindi po ako komportable sa ganong lugar. Umupo lamang ako sa table at habang nakaupo, DJ, napansin ko po yung isang lalaking mistiso, gwapo. Titig ng titig sa akin sa harap lamang ng aming table. At nagkasalubungan ang aming tingin. Ngumiti po siya, kaya napangiti na lang din po ako, DJ. Maya-maya lang ay lumapit siya at umupo sa harap ko. Medyo nailang po ako, kaya nakatitig lang po ako sa table. At biglang tanong. Bigla niya po ako tinanong sa pangalan ko, DJ, kaya napasagot naman po ako. At nang pagkasagot ko ay kusa po siya ng pakilala na siya nga daw po si Edward. Tinanong niya po ako, DJ, kung gusto ko nga daw po sumayaw. Pero ang sagot ko, hindi po ako sanay sumayaw, so next time na lang or sa iba na lang. DJ, wala po ako sa mood na kipag-usap kahit kanino. Hindi ko po binigyan ng pansin si Edward, pero nandoon pa rin po siya nakaupo. Sa harap ko, tila bang inaantay niya akong magsalita. DJ, maya-maya lang ay bumalik na si Alma sa table. At hi Edward, yun ang bungad ni Alma sa lalaking nakaupo sa harap ko. Kaya napatanong ako, magkakilala kayo? At si Edward ang sumagot, oo naman dahil dati kaming magkatrabaho. Kaya nag-share na lang ng chair si Alma. Let's drink, sabi ni Alma. Hanggang sa lumipat na rin sila ni Edward at ang kanyang mga kasamahan sa table namin ni Alma. DJ, nakaapat din na glass ako kaya hindi ko na malaya na nakaiglip o nakaantok na pala ako sa lasing. Ramdam ko na inaalalayan ako ni Edward at ni Alma patungo sa sasakyan ni Edward. At nang habang nasa loob na po kami ng sasakyan, panay daw ang iyak ko at panay banggit ng pangalan ni Arman. DJ, dagdag pa dito at nang nasa bungad na kami ng bakura nila ni Alma ay nasa sukahan ko pa si Edward. So, kinabukasan nga po, inantay ako ni Alma, hindi siya nakapasok sa trabaho dahil sa sobrang hangover ko daw. So, pinaghain ako ni Alma ng pagkain at ginising ako para makapag-usap kami ng maayos at maikwento yung nangyari nung gabing yun. Ikwininto nga po sa akin yung nagawa kong kasalanan kay Edward. Habang kumakain kami ng breakfast, naikwinto sa akin ni Alma ang tungkol kay Edward. Yun nga daw, masyadong chosy daw si Edward kaya sa edad na 35, hindi pa po siya nakapag-asawa, DJ. DJ, kinabukasan, kinailangan ko pong pumunta ng agency para asikasuhin ang ibang mga papel na kailangan kong pirmahan. Yun nga po, paglabas ko ng bakuran, habang papunta ako ng agency ay mayroong kutsing pumarada sa aking harapan. May itim na kutsi. Sabay, tawag ng aking pangalan. Himpa, saan punta mo? Hindi, napalingon naman po ako. At paglingon ko ay isang gwapo at nakapormang lalaki. Walang iba kundi si Edward. Sabi ko nga po, papunta ako ng agency. Sabay, akit niya sa akin. Doon din ang wake ko. Sabay ka na sa akin. Tamang-tama po, DJ. Naglalakad lang ako palabas, gawa ng mahal po yung tricycle. So, nakisabay na rin po ako kay Edward. Pero syempre, nung una ay nahihiya ako, wala kaming imik sa loob dahil sa medyo na ilang pa ako sa kanya. Pero hindi ko na malayan, paglipas ng mga minuto o 30 minutes ay parang napasarap ang aming kwentuhan. At medyo madaldal na ako, DJ. At nag-apologize na rin ako sa kanya dahil doon sa nagawa kong kasalanan nung gabing pumunta kami ng Paris Point dahil nasukahan ko siya. Pero ang sagot naman ni Edward, okay lang, wala problema, naintindihan ko dahil lasing ka na at wala ka na ganung malay. Dumaan pa ang mga araw, naging madalas yung paghatid at sundo sa akin ni Edward kung may mga lakad ako. Naging close kami, DJ. At madalas na po, niyaya niya ako mag-dinner or kami ni Alma. Kaya madalas din po yung aming pagkikita at pagbabanding. DJ, after ng 4 months ko sa Manila, dumating na po ang aking visa at schedule to flight na po ako, DJ. Kaya yung gabing iyon, bago ang flight ko kinabukasan ay nagyaya si Edward ng dinner na kami lang. At doon ay inamin niya sa akin ang kanyang naramdaman at nagpropose siya na kung pwede niya ako maging girlfriend. Pero syempre,
KJ, broken-hearted ako at takot ako na mangyari ulit sa akin yung nangyari before. So, ang sagot ko lang sa kanya ay hindi pa ako handa na tumanggap. At kung isipan ko muna. At ang sagot naman sa akin ni Edward DJ, mag-aantay ako kung kailan ka handa at kung kailan mo ako tatanggapin. Sabay may inabot po sa aking box si Edward at ang sabi, kahit ito na lang ang tanggapin mo, para kahit saan ka magpunta, maalala mo ako. DJ, ayaw ko man sana tanggapin ang box dahil kahit ilang buwan na kami ni DJ magkakilala ay naiilang pa din ako sa kanya at isa pa doon, ayaw ko po isipin niya na nag-take advantage ako sa kanya, DJ. Sa bahay ko na lamang binuksan yung box at nang pagbukas ko, isang iPhone touchscreen ang laman. DJ, first time ko po magkaroon na ganitong bagay dahil sa tipad lamang po ang aking gamit. May notebook po nakalagay na para kahit saan ka magpunta, may communication tayo. Ingat ka lagi. Love, Edward. DJ, hindi ko po alam paano gamitin yung bagay na ito. So, sinintabi ko po muna para na pag-aralan, pag may time, kung paano ko siya gagamitin. May 3, 2019. Maaga po si Edward para ihatid ako sa agency kung saan nag-aantay ang aking mga kasamahan sa agency para sabay-sabay ang aming pag-flight. Pag-drop sa akin ni Edward ay niyakap niya ako sabay sabi sa akin, mag-ingat ka doon, mag-aantay lang ako. Medyo na-touch po ako sa sinabi ni Edward at mas nabuhayan po ako ng loob dahil sa kabila ng lahat ay may taong nagpapasaya sa akin at nag-aantay. DJ, medyo mahaba po ang flight, almost 11 hours. Kaya ang iba ko mga kasamahan ay nakatulog na o nakaiglit. Pero ako, minsan, hindi po ako dinalaw ng antok dahil sa biglang sumambat sa akin ang kalungkutan at pananabik sa aking sanggol. At dagdag pa dito, naalala ko yung aking mga bad past DJ. Pagdating ko po ng cell day sa mismong bahay ng aking pagtatrabahoan, nang medyo nakarelax na po ako at sitting na ang aking trabaho, hiningi ko po ang password ng wifi sa aking amo. Mukhang mabait naman po ang mag-asawang Arabo. At binigay ang password. DJ, pagbukas ko po ng gallery ng CP, nandoon po ang aming mga litrato ni Edward na kuha sa CP niya. Nilipat na pala niya sa CP na binigay sa akin. At nakinig na lang po ako, DJ. Agad po ako gumawa ng FB account at nag-selfie at ginawang profile. Nilagay ko po ang aking totoong pangalan para in case may mag-search sa akin, ay madali akong mahanap. Habang nakikinig ako ng music, ay nakatulog na pala ako, kaya kinabukasan pagising ko agad ko po chinik ang aking friend request. Ang dami pong friend request, DJ. Karamihan dito ay ibang lahi na hindi ko naman kano-ano. Pero wala po doon ang aking mga inaasahan, kahit si Edward o si Arman. Doon naman sa aking nanay sa probinsya, bihira ko lang po sila nakakachat dahil sa mahina ang signal at nakikigamit lang sila. Wala rin naman po akong pangbili ng load para itawag sa amin dahil sa hindi pa po ako sumasahod, DJ, dito sa sasakit. After 2 weeks, bigla kong tumalong aking puso sa tuwa. Ang saya-saya ko, DJ, tamang-tama, pray po ako nun to work. Hi, pretty girl, how are you? Is everything okay over there? I'm missing you so much from Edward. Hindi ko po ma-explain ang tuwa at kilig, DJ. Agad naman po ako nag-reply at doon na po nag-start ulit ang aming communication. At halos gabi-gabi po ay nagtatawagan kami ni Edward. DJ, hindi ko pa po nasasagot si Edward pero ang fear niya at time niya sa akin ay lalo akong nahulog sa kanya. Pagkalipas po ng ilang buwan, August 19, 2019, birthday po yun ni Edward. Kaya sinagot ko na po at naging kami na ni Edward. Lumipas ang taon at mag-iisang taon na si Myra mula ng aking isilang. Hindi rin kami nag-uusap ni Arman. Wala rin akong balita. Nag-try po akong mag-search ng kanyang profile. Pero
Bigo po ako dahil hindi ko po mahanap ang kanyang FB account dahil sa siguro hindi totoong pangalan ang gamit niya. DJ, September 29, 2019. Magbi-birthday na po si Myra at wala po ako sa tabi ng anak ko. Wala rin ang kanyang ama kaya medyo nalungkot po ako. Dumating po ang araw ng kaarawan ni Myra to. Tumawag po si Edward at Alma. At nang sinagot ko po ay kumakanta sila ng happy birthday at karga-karga ni Edward ang aking anak. DJ AKM, napaiyak po ako dahil hindi ko po inaasahan ang pangyayari na iyon. Isa pong malaking sorpresa sa akin ang ginawa ni Edward na hindi man lang nagawa ni Arman sa anak namin. DJ, doon po napatunayan ni Edward ang pagkasinser niya sa amin ng aking anak. November 11, 2020, may biglang nag-request message at pag-click ko ay profile ni Arman ang aking nakita. Kamusta ka na? Kumusta na ang aking anak? At dagdag pa doon, gusto ni Arman makipagbalikan. Pero sobra po ang sakit na ginawa ni Arman at minsan ay dama ko pa, DJ. Opo, tanga nga po. Siguro ako dahil hanggang ngayon ay mahal ko pa din si Arman. Sa loob ng isang taon, sulo ko po ang obligasyon sa anak namin at tanging si Edward ang nagpapasaya at nagpupuno ng lahat sa amin ng anak ko, DJ. Wala po akong upload na picture ko gaano sa aking FB account, tanging picture lamang ng aking anak. Yung mga picture na yon, DJ, kuha pa po iyon ng first birthday ni Myra kung saan pumunta at dumalo si Edward at Alma. DJ, lagi na naman po ako sinusuyo ng ama ng aking anak. Handa daw siyang gawin ang lahat at magbago para sa amin. Dumating ang panahon na end contract na ako for 2 years dito sa Saudi at ang relasyon namin ni Edward ay ganon pa rin, walang pagbabago, mas lalo pa pong tumibay. Kung gaano kami katibay ay siya ring pagsusuyo ni Arman sa akin, hindi lang daw po dahil sa bata kundi mahal daw po ako ni Arman. Hindi po ako umuwi sa saktong end of contract ko. Nag-extend po ako dahil nagpapaayos ako ng aming bahay. May mga napundar na rin akong lupa para sa amin ng aking anak. Nagsikap ako para mabigyan ng magandang buhay ang aking anak at lalong nakaipon po ako dahil mula nang nag-contact si Arman sa akin, sumuporta na po siya sa bata at bumibisita din po siya kay Myra. DJ, pauwi na po ako this coming December para makapiling ang aking anak. DJ, nagaya na po sa akin ang kasal si Edward. Yung taong mula nang nakilala ko ay sinuportahan ako ng sobra at accepted niya kung anong past mayroon ako. At ang tanggap niya ang aking anak. Nagpapasalamat daw siya sa Diyos at nakilala ko dahil sumigla ang kanyang mundo at ganun din ako kay Edward DJ. Pero si Arman ay patuloy pa rin ang pagsusuyo sa akin. Umaasa daw siya na balang araw matatanggap ko din siya ulit at mabuo ang aming pamilya. DJ, MJM, naguguluhan po ako. Natatakot baka magkamali ako sa isang desisyon. Ano po ba ang dapat kong gawin at ano po ba ang tama? DJ, sana matulungan niyo ako at mabigyan ng advice. Dahil gulong-gulo ang aking isipan kung sino ang aking pipiliin. Ang taong nagpapasaya sa akin at nag-full support o ang taong ama ng aking anak na gustong buuhin ulit ang aming pamilya at handang magbago. DJ, hindi ko po talaga alam ang aking gagawin. Sana mapansin niyo po ang liham kong ito. Lubos na nagpapasalamat at lubos na gumagalang, Niempa, 29 years old from Samar. Mga langga, doon po nagtapos ang liham ng ating kabayan na si Ma'am Niempa. Kung relate ka po sa kanyang story, please comment down below at magbigay ng advice para sa ating kabayan. Ma'am Niempa, alam ko hindi po madali sa iyo ang mag
patawad o magtanggap agad ng tao. Pero syempre, siguro, sapat na rin mapatawad nyo si Sir Arman at payagang bumisita sa inyong anak at magsuporta. At hindi naman po siguro masama na bigyan mo rin ng kaligayahan ang iyong sarili at pagbigyan. Dahil nandyan na po yung taong hindi mo inaakalang mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Dahil minsan lang po yan sa buhay natin, yung may mga ganong tao na kaya tayong tanggapin kung anong mayroon tayo at kung ano tayo. Pero syempre, kung kapakanan po ng iyong anak ang iyong iisipin na ayaw mong mabroken family at gusto mong mabuo, hindi rin po masama na pagbigyan nyo ng second chance ni Sir Arman. Kung sa tingin nyo po ay talagang magbabago na siya at hindi na po mauulit ang mga bagay na ginawa niya before. Pag-isipan nyo po muna, Ma'am Nimpa, para hindi po kayo madapa sa inyong patutungunan. Dahil nasa inyo pa rin po ang desisyon, kayo pa rin po yung magpipili o pipili ng taong magiging makatuluyan nyo. Dahil kayo rin po ang nakakakita sa personal kung gaano kasincere ang mga taong ito. Sana po ay ang mga comment ng ating viewers ay mas makatulong at mabasa nyo para may mga idea pa po kayong makukuha, Ma'am Nempa. So ulitin, nagpapasalamat po kami dahil sa pagtiwala sa aming YouTube channel. Thank you. God bless po, Ma'am Nempa. At sa mga viewers, maraming salamat. Sana po mabigyan nyo ng best advice ang ating kabayan. God bless po. Good luck at saka maraming salamat sa pagpanood sa kanyang liham.